Lincoln. Lalo-lalo na po sa mga sponsor ko na nandito. And lalo na po sa mga watching. Yes! Kasama po rin sa Santa Rosa. Okay, lalo na po ay Propta. So, ayun. Pakilala mo na po. May nakakilala po ba sa akin? Yes! So, ako pala po si RJ Villada. Then, background ko po. Dati lang po akong bagger sa Feel Good. Then, ngayon, full-time na sa business. Yes! Share ko lang po dito yung ginagawa sa business kung bakit may result and kumikita po ng malaki. Then, ang ginawa ko lang po, nag-start po dati sa pag-part-time. Kung may nagtatrabaho po ba dito, wala. Yes! Then, kagaya nyo din po dati nag-start, nagtatrabaho, ginagawa ang business part-time. Habang lalabas ng trabaho, then pa-part-time, then wala na po ibang ginagawa, hindi na yung negosyo. Hindi na po tumatambay, hindi na may pagbarkada, hindi yun na talaga. Then, ang ginawa ko lang naman, sumunod lang sa upline ko. Yun nga pala, upline ko si Prof. Ginar Nipa. Yes! Siya po yung kasabayan ko na nag-install pa lang ako sa business. Yan, para po kami ang sa Pure Gold, na-invite lang din. Sabi niya sa akin, kikita daw ng 500 to 1,000 per day. Then, hindi naman po ako agad naniwala kasi ay pag-graduate na ako. Alam ko kasi kumikita ng ganun, call center sa nga po magandang background. Sabi niya lang sa akin that time, makinig lang sa akin bro, wala mong mawawala kung titignan mo to. Then, kagandahan nun, pinahinggan ko siya. Pinahinggan ko, tinignan ko yung opportunity. Parang kagaya niyo lang din po, na-invite lang din. Na walang kalam-alam sa business kasi probinsyano po. Diba? Probinsyano lang na walang idea ano yung global, ano yung mga network marketing. Then, ayun, na yung pwede ng uno, kagandahan nun. Ginawa instrumento yung apply to, but nandito ngayon sa status ko po ngayon. Then, ayun, hindi ko po tinignan ko ano yung background ng apply to. Ang tinignan ko po dun yung opportunity na pwede magbago ang buhay ko. Yes! Ayun, kung na-invite man tayo ng mga apply natin, ilang beses tayo kinulit, minessage na sali ka bro, magkabagong buhay natin dito, napaka-bless nyo po kasi pinaniwalaan nyo po yung apply nyo kahit walang result na. Tama, kasi hindi lang po yung apply natin tinitingnan dito eh. Yung pwede opportunity na pwede kabago ng buhay nyo. Yes! Tama, so ayun, pagkatapos doon nag-join po sa Alaga 1680, hindi ako pa po alam yung 7-inch. So ayun, nag-join tapos nakinig. Sabi nga dito, dapat ang skills mo dito is 20%, ang attitude mo dito 80%. Yun lang po yung tumatak sa akin sa isipan ko. Ang ano pala lang po dito sa atin sa negosyo, dapat yung attitude mo maganda. 80%. Yung skills mo lang po dito, 20%. Then sabi nung upline ko, paano yung upline? Mahihiyain ko ako. Kung mahihiyain ko, mas mahihiyain pa ako. Kasi hindi ko po kayo kakausapin hanggat hindi nyo po kinakausap. Ganun po. Ang sabi lang sa akin ng upline ko, kung gusto mong gumaling kumausap, kung gusto mong gumaling mag-present, aralin mo na yung negosyo. Then huwag kang papayag sa isang araw, kung nagpa-part-time ka, huwag kang papayag sa isang araw na wala kang kinakausap. Yun yung lagi tumatak sa isip ko. Then sabi ko, hindi ko aralin mo tanto. Minsan nag-OPP po ako, minsan pinagpapawisan pa. Kasi sobrang hiya. Hindi ko alam kung ano yung una ko sasabihin. Then ayun, hindi ako pumapayag, hindi ako pumapasok sa trabaho ko. Kahit part-time ko lang ginagawa, minsan 3 oras na po yung tulog ko. Sabi, minsan nauyaw sa amin, hindi ako pagbuksan ng kapatid ko. Di ba? Hinihintay ko pa yung maga bago matulog. Gandahan na yung uniform ko, yun na yung sinusunod ko pagpasok. Di na naliligo. Kasi seryoso po sa business eh, kasi lagi sa trainings. Yes. Kasi ang magpapatibay po sa inyo dito, trainings. Yes! Then, ayun, inaral ko lang. Nakinig sumunod sa taong nag-invite sa akin. Kasi siya po yung may alam sa negosyo, kaya kailangan pa natin makinig. Yes. Then, ayun, doon pa nag-uumpisa po dyan sa negosyo, bago pa lang po kayo nag-uumpisa, wag po kayo magbukos sa income. Ang ano nyo po, para lumaki yung income nyo, ang pag-aralan nyo po, masterin nyo po mag-present, masterin nyo po mag-close deal, masterin nyo mag-follow up, masterin nyo mag-pag-usap sa hindi nyo pa kakilala. Kasi given na po yan kapag minaster nyo po yung basic na yun. Kasi doon po yung nagsisimula. Tama. Then, ayun po, pag sinabi ng upline nyo, umatid sa trainings, attendance ko kayo. Huwag lang po matigas ang ulo. Kasi ganun lang din po yung ginawa ko. Then, ayun, makinig, sumunod. Then, dapat lagi po tayong copy lang. Copy prof. Then, ayun, sino po dito nag-OFW? Yan, dami pa nag-OFW kasi kagandahan po niyan.
kaya hindi ka po nakatapos ng pag-aaral kasi kausap po natin, kapan natin Pilipino. Yun lang, basic lang yung tips na paano makipag-usap sa OFW. Para gumaling po kayong makipag-usap, huwag ka po papayag na sa isang araw, wala kang kakausapin. Although kahit ninyo napresentahan, at least nakausap nyo. Kasi doon unti-unti kayo gagaling makipag-usap, mag-present. Mawala po yung yan nyo. Kasi po dati hindi ko po nagagawa ito. Napaganda po nung team natin, may tama sistema, programa. Kumbaga dito ka pa talaga i-develop. Doon lang din po natuto. Dahil napasalamat natin dahil may present nga si Prof. Lincoln, yung president ng ECI. Diba, napasupportive. Then maganda yung sistema natin. Then ayun, kung anong may tinuturo sa inyo applying sistema, gawin mo ito, sundin nyo lang po yun. Kasi para sa inyo po yan. Tapos ayun, pag-usap naman po sa OFW, ano lang, iparealize nyo lang po yung business. Kung bakit na kailangan gawin yung business, kung bakit mo ginagawa yung business, at bakit gawin mo habang nasa abroad ka, bakit kailangan mo gawin yung business. Ipaano nyo, kasi family yung pinangugutan po nila. Okay, then ayun, ang gandahan nito, huwag po kayo mag-present na one account. Pag buwan ba pagsang ng one account, pagsang nyo po agad 7 accounts. Kasi pag one account na yung binagsak nyo, pwede pa yung ma-zero. Tama? Pag 7 accounts po yung binagsak nyo, pwede mag 5 accounts, 3 accounts, 2 accounts, and 1 account. Kasi pag one account yung in-explain nyo, wala na. Kasi hindi ko kaya kasi. Maliit pa lang yung one account, tama po ba? Yes! Pero pag nalaki yan sa 7 accounts, pwede mo siyang bigyan ng ano, ng tips. O ito, 5 accounts ka. Kasi ito, kung magkano yung ipon mo dyan, magkano yung kaya mo. Huwag po one account. Tama? Yes! Then, ayun. Then, manood lang po ay lagi ng trainings. Trainings, kasi po yung yun yung papagaling sa atin. Then, ayun, sa mga part-timer, naunawa ko po kayo, minsan mahirap talaga yung negosyo natin. Tama? Minsan nagka-problema tayo, tama? Yes. Wala nang po wala nang po sa mundo na walang problema. Lahat nga po may problema, pati nga po mayaman. Tama, kung ikaw yes. Po yung tipong walang problema, ang napaka-amper mo naman po. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng pagdadaanan mo po dito, yun yung papatibay sa'yo. Yun yung mga challenges. Kaya gandahan ito, dikit lang po sa team natin. Dikit lang kayo, sunod lang. Then, mindset nyo po na hindi po ay habang buhay na magtatrabaho. Kasi ganun lang din ako. So ngayon, 2 years and 5 months ko na po ginagawa yung negosyo. Kagandahan ito, part-time po na ako, 6 months. Nag-part-time. Then, ayun, ba't hindi na ako tinanggap? Kasi lagi ako nalilig. Minsan, natutulog pa ako sa locker, kaya hindi na ako pinapasok. So, ayun, kagandahan nun. Sa loob po ng 1 year, 8 months, nailabas ko na po yung first car ko dyan sa Toronto. Ayun, first car pa lang po yan. Hindi pa yan talaga yung dream car. Kumbaga, marami po itong dadaanan. First car pa lang po yan. Marami pa po tayong goals bawat isa sa atin. Then, ayun, hindi ko naman po mailabas yung kotse ko, hindi dahil sa grupo. Dahil po yan sa grupo. Kaya ka po kumikita ng malaki dito dahil sa grupo mo, hindi lang sa mag-isa mong effort. Tama? Wala mo po yumayaman na mag-isa lang talagang gumagalaw. Nagmumula po yan sa grupo. Tama po? Yes. Kaya kayo, is goal nyo po magpalaki ng grupo kasi nandun po talaga yung massive income at malaking payin. Okay? Then, ayun, para sumunod po sa inyong grupo nyo, kailangan nyo muna magmula sa inyo. So po, nag-iisa pa lang po kayo. Mag-isa pa lang ginagawa yung negosyo, kailangan i-develop mo yung sarili mo. Ihasa mo para pag nagka-grupo ka po, may tuturo ka sa kanya. Kasi lahat ng ituturo mo sa grupo mo, yung experience na gagawin mo po dito. Okay? Then, ayun, ang kagandahan nun, para ano po ito sa ano natin, doon naman nag-about sa ano, sa mga napresentaan nyo, bantingin nyo lang po araw-araw. Okay? Lagi nyo po sa ibabanting doon sa mga nakausap nyo, then lagi nyo po sila ng time. Example, upcoming na po yan. Tama? Minsan, damihan nyo po yung kausap nyo. Yun po yung sekreto, damihan. Present, present, present. Kasi pag dalawa lang po yung nalagaan nyo, dalawa lang po yung kinausap nyo, pwede pa yung mawala. What if na 10, nakausap mo sa loob na 1 buwan? Kung hindi man mag-yun yung 5, may 5 kapapunyong makapasali. Tama ko ba? Yes. Then, ayun. Then, copy lang po tayo sa mga sponsor natin. Kapit lang po tayo sumunod kasi po, ang pwede mangyari sa'yo dito, maganda, hindi po masama. Tama? Then huwag po kayo makinig kung sa mga kung ano pa po kayo, nagpa-part-time, nasa pamilya niyo pa po kayo, sa una, power yung negosyo, pagkati sa pamilya, nare-reject. Tama?
ay huwag mo na itulin, napupuyat ka, wala mangyayari sa'yo dyan. Kasi ganun lang yung ginawa sa'yo ng kapatid ko. Huwag mo kayo makikinig sa nila, sa mga taong ganun. Kasi hindi naman po nila kayo sasamahan pag kayo nagutom. Tama, sasamahan lang po kayo nila pag kayo yung tipong dinis-discourage kayo, mas masaya sila. Pero pag nakita nilang may result kayo, doon sila, ay buti na lang, hindi ka nanginig sa akin. Diba? Buti na lang, ginawa mo yung gusto mo. So yun lang, mas maganda, gawin nyo lang po ng seryoso at tuloy-tuloy po yung business. Kasi po, marami po yung pwede manghintay sa inyo sa magandang kinabukasan. Para next time, kayo naman po yung susunod na magsasalita din sa harap at kayo po yung mag-inspire sa madaming tao. Yun lang po, salamat po and God bless. Good evening po mga prof. Palakpakan po natin si Prof. RJ. Thank you. Ngayon, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, name ko po Karen. Dati po akong OFW and then nag-join sa business, nag-bullfight, tapos sineryoso, and hanggang ngayon, thankful po ako kasi 1 year na yung first car ko dito sa business. Ayan, tapos pinapasalamatan ko po yung, syempre, yung upline po namin na si Bro Quartz. Siya po yung nagtsaga, nag-dig-dig sa akin para po magka-resulta dito sa business. And syempre po, sa lahat po ng kasabayan po na nag-online dati sa Hub, thankful ako doon kasi dahil po sa kanila, doon po ako natuto kumataw. Doon ako natutong mag-production ng tama. So, yun, bakit po ako nagka-resulta sa business? Dahil po yun sa ginagawa nating market. Lahat po ba familiar sa AC Market? Yes! Yun. Yun po yung isi-share ko. Tips na lang po doon. Kasi ang dami na pong sinabi kayo na ni Prof. RJ. Pero, yun nga, sabi nga dito sa business, kapag nagsisimula ka pa lang, kailangan mong maging empty cup. Totoo po yun. Yung, di ba, wala namang nag-join na may alam yung networking, tama? Yes. Lahat ko hindi alam, di ba? So, meaning, empty cup, dapat wala kang karga sa utak. Kasi di ba, nag-join ka dito, hindi mo naman po alam, tama? So, dapat makikinig ka lang doon sa mga tao mas nauna sa'yo, di ba? Kasi nauna sa'yo, meaning, sila yung mas may alam. So, yun, nakinig, sumunod, nagpaturo, nagpa-guide, nagpa-coach, lahat. Sabi nga, 80% yung attitude meron ka. 20% lang yung skill. So, mas mahalaga yung attitude. Dapat meron kang yung mga basic tulad ng GNLA. So, dapat number one yun. So, yun. Nagpa-guide, nagpa-coach. Tapos, hanggang sa, di ko na mamalayan na gagawa ko na ng consistent yung business. And then, parang kung ano yung nakikita ko na nakakasabayan ko sa Hub dati na nag-online, munti-unti ko na siyang na-adapt dahil nga marunong makinig, di ba? Kasi yun lang naman talaga ang importante dito eh kapag nagsisimula ka eh, di ba? Marunong kang sumunod. Hindi yung naandyan na nga lahat na ng technology, lahat na ng basic na skills na kailangan mong i-adapt, kailangan mong i-apply. Hindi mo pa i-adapt. Parang mas mamarunong-runong ka pa sa supply yun. So dapat, kung aggressive ka, kung gusto mo, nag-join ka dito, may pangarap ka, tama? Yeah. Ang reason mo, bakit ka nag-join is family, di ba? Yeah. Ako kasi, nag-abroad ako dahil sa family. Tama? Lahat ng OFW dito, familiar sa ganun, di ba? Yeah. Family naman yung reason bakit tayo lumalabas ng bansa. So, dinala ko yun dito. Kasi sabi ko, kung sa pag-a-abroad, hindi ko siya nakuha, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat kasi may global. Sabi ko ganun. So, yun. Dinala ko yun, yung deepest why ko na yun. Dinala ko siya sa business. Dinawa ko siya yung deepest why ko. Kasi nga, ako yung breadwinner sa family namin. So, nandun yung nag-sacrifice ako. 4 years, hindi ko na-experience yung Pasko. Hanggang dumating ako dito sa Pilipinas, hindi ko siya na-experience. Kasi bakit? Pagka-join ko, sabi sa akin na apply natin si Prof. Mark na Prof, kung gagawin mo yung business, kailangan mong dikit ka sa team. So punta ka ng Laguna. Mas maganda na sa Laguna ka kasi nandito yung team. So, yun.
dahil interesado ako, interesado ako matuto paano gawin yan, sinunod ko. So napunta ako ng Laguna, sacrifice lahat, time, effort, kung ano yung ginagawang time sa family mo. Isinantabi ko yun, lahat, wala akong communication sa kanila. Ultimo Facebook, naka-block yan sa Facebook ko. Kung sino man yung relatives or family na connected sa akin, hindi ko po yun connected sa Facebook. So ganun, kapag nagsisimula, bakit ko siya kinikwento? Kasi sa mga nagsisimula, dapat nag-join ka dito, pupukusan mo talaga yung business na ginagawa mo. 100% ng focus, ilagay mo siya sa business. Diba? Kung gusto mo talaga magka-resulta, tulad namin, dapat nandun yung focus mo. Dapat gagawin mo yon. Dahil nga, kapag ginawa mo naman yon ng 100%, hindi ka naman pababa eh. Ibig sabihin, maganda yung resulta na mangyayari sa'yo, diba? Kasi nga, yun na yung mga nakikita mo, meaning yun din yung future mo. So, yun lang, ganun lang po yung ginawa ko, and then hanggang sa dumating yung market, yung tinatawag na Oceania market, kasi nagsimula ako FW lang, and then kung ano yung mga basic, di ba lahat naman po familiar doon sa module na ginawa, lahat yes. Yung 1 to 7 training para sa easy market. So yun, sa mga nag-easy market tulad po namin, dapat doon ka magbabad kasi lahat ng basic para makasampa ka sa easy market, para ka mag-harvest, na andun siya. So kagaya sabihan nila ni Prof. RJ, ang pinakamalaga dito sa atin, habang ginagawa mo yung business, dapat babad ka sa training. Tama po yun. Yeah. Dapat lagi ka pong may training kasi yun po yung pagkain mo along the way na ginagawa mo yung business. Kasi kapag wala kang training, kulang ka sa learnings, kulang ka po sa knowledge, di ba? Paano mo masasagot ng tama yung mga objection ng client? Tama. Ang pay-in, hindi po basta-basta binibigay yan. Nandyan yung isang katutak mo na yung objection bago ka bigyan ng tamang resulta na gusto mo. Or kung nag-aim ka ng 15 accounts, before ka makapag 15 accounts, hindi lang yan basta ibibigay sa'yo. Dapat marami kang technology na gagamitin dyan. So dapat, lahat ng technology po meron tayo pagdating sa easy market, i-adapt nyo po yan, i-apply nyo. Pag-aralan nyo kung paano po siya ma-master. Kasi kung hindi mo master, paano ka magiging confident na gawin yung business na gagawin mo, di ba? Kasi yun naman talaga ang trending market natin. So, lahat po yun, aaralin mo lang, 1 to 7. And then, huwag kang mahiyang magtanong. Yun. Kasi yung taong palatanong dito sa business natin, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, yun po yung hakutin ng pay-in. Totoo yun. Lalo na kung may kasama ka na marunong mag-production pagdating sa business, di ba? Sa akin, kahit anong market mo, basta yung attitude mo tama, hahabot ka ng pay-in. Kasi yung ako, nag-start ako, dumikit lang ako sa mga marunong, kay Prof. Dan, kay Prof. Louie, kay Prof. Jimuel, yun. Sila lang naman talaga yung kasabayan kong mag-online. Kung ano yung sinasabi sa akin, Prof. Masin, didikitan ko, saan ako didikit? Doon lang. And then, higit sa lahat, galingan mong makinig, galingan mong mag-absorb. Hindi yung nandyan, babatuhan ka na ng wisdom, babatuhan ka na ng learnings ng prof mo. Ang gagawin mo pa, instead i-absorb mo, i-block mo pa. Mali po yun. Diba? Kasi nag-start ka pa lang, kailangan mo pang maraming learnings. Dapat marunong ka lang, absorb ka lang na absorb. Yung sinasabing copy po, yes po prof, dapat yun lang sa mga nagsisimula. Dapat ganun lang. Hindi kayong tinuturuan ka na kung ano pa yung sasabihin mo. Diba sabi nga, 80% yung attitude na dapat meron tayo. So yun, dapat yung 80%. Siyempre, kasali na dun yung GLLA, diba? Tapos, siyempre, positive mental attitude, diba? Pag oras ng production, pag sinabing positive mental attitude, bago ka kumausap, dapat positibo ka na mag-isip. Baka kasi yung
baka kasi yung utak mo hindi pa positive yan. Kung makataw ka sa online, paano magkaka-pay-in? Eh yung simpleng pag-OPP sa sarili, sa ibang tao, malago mo pang papaniwalaan na kaya mong gawin, di ba? So dapat hindi ganon. Kasi pag sinabi ang positive mental attitude, nandun yung pinoform mo pa lang yung client mo, dapat sa isipan mo, pay-in na siya. Para ganun yung mangyayari, di ba? And then galingan mong mag-ABC rule, di ba? Kasi kung wala akong ganun, marami kang example, bago ka pa lang, nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa makasampa sa AC market, marami kang nakakasabayan or kasama or kahit na lang kakilala, i-up mo, ABC rule mo, gamitin mo yung chat room, di ba? Kasi marami namang ganun. So, yun yung mga basic na bakit ako nakapaglabas ng kotse sa dito sa business natin. Kasi bakit? Ginalingan ko doon. Ginalingan ko makinig, ginalingan ko sumunod. Na-inspire ako sa lahat ng humahakot sa AC market. And then, sinamahan ko ng action. Hindi lang yung... Kasi yung goals natin, oo ko, nag-goals tayo. Pero kapag hindi mo yan trinabaho, hanggang goals lang yan. Diba? Dapat ang goals, tinatrabaho. Hindi lang kasabi. Diba? Kasi kung nag-goal ka lang without action, para lang yun na nag-pray ka na parang dead, di ba? So, yun. Dapat, lakihan mo din yung goals mo, di ba? Kasi lahat dito sa business natin, ang imposible, naging imposible. So, mangangarap ka lang din naman, taasan mo na, hindi, sabahan mo ng action, hatawin mo, kasi lahat naman talaga pag hinataw mo, magandang resulta ka natapasan mo, di ba? So, yun. Sabi ni Pro Party kanina, first car pa lang yan, hindi pa talaga yung dream car. So, marami pa yung pwedeng maging challenges along the way na ginagawa yung business. And then, marami pa tayong goals na pwedeng i-hit tulad ng travels. So, yun. Ganun lang po mga pro. And then, seryosohin nyo yung business. Diba? Kasi kung kami nga nagseryoso, how much more pa kayo, diba? Tapos, especially na kung buhay pa yung mga parents nyo, diba? So, hatawin nyo na kasi naniniwala ako na ang global, hindi mo siya mamimit na walang purpose. Yes! Ang purpose. Makapinibigay siya sa mga malalaking pangarap. Hindi dun sa para lang kumita ka, and then okay na. Hindi ganun. Totoo, naniniwala ako dun kasi nangyari siya. So, yun lang. Seryosohin mo, hatawin mo, and then magpa-coach ka, magpa-guide ka. Kasi dito, walang nagkakaresulta na walang nagtuturo yung tamang direction para sa success. So, yun lang. Magpaturo, magpag-guide, and then magtanong ka, and then samahan mo na lang tawag ito yung tinatawag na loob attraction. Diba? Yes! Totoo po, kasi kung hindi ka din marunong mag-attract sa mga ginugoals mo, baliwalain siya. And then, isa puso mo yung business. Kasi kung nag-decide ka na mag-full-time, wala ka na dapat feedback para doon sa, or wala ka na dapat reservation doon sa goals mo. Factory worker man, or kahit ano pa mang present background mo ngayon, nag-decide ka na mag-full-time, dapat seryosuhin mo siya. Kasi dito, kapag nagseryoso ka naman, seryosong resulta din ang bibigay sa'yo, eh, tama? Yes! So, yun lang po, okay din. Tawag ito, susunod ko pong tatawagin, babae din. At thank you po sa ating founder, sa ating father, kay Prof. Lincoln. So walang sawang pag-arrange ng mga trainings para po tayo lahat matuto. At sa core leaders po na nandyan palagi para mag-support. And yun po, pakilala po ako. Ako po si Prof. B. Counting background po, ako po dati empleyado. May trabaho po ng 10 taon sa mga factory. Palipat-lipat, siguro sa 10 years, hindi lang din 10 factory yung napagtrabahuan ko. 6 months lang, 1 year, 2 year kasi, 2 years kasi nga, pag nararamdaman ko na, hindi ako pwede dito kasi nagsusupport ako sa family, ako yung breadwinner. So pag nararamdaman ko na hindi kaya nung sinasweldo ko yung, isupport yung family ko, lumilipat ako kaagad. Yun, tapos in 10 years, naramdaman ko na wala talaga. Sabi ko, wala talaga, parang
Nakailang company na ako. Sabi nila maganda daw dito. Dito daw, ano, pag na-regular ka, maraming benefits. Diba? Ganun, diba? So, naranasan ko yun sa ibang mga company na regular, pero nung na-regular, ganun pa din naman. So, wala pa din nagbabago. Then, way back 2013, na-meet ko yung apply ko sa dati kong company. Ang apply ko pa pala ay si Prof. Russell. Tapos, na-meet ko si Prof. Russell 2013, pero negative ako. Sobrang negative, as in, pati yung mga members ni Prof. Russell na kasama ko sa trabaho, sinisiraan ko pa. Ano, hindi talaga ako naniniwala sa networking. Tapos, 2013 yun, 2016, nakita ko yung buhay ni Prof. Russell iba na. Kasi si Prof. Russell, kung mamimit niyo po siya, way back 2013, siya yung tao na hindi mo rin makakausap. Sobrang hindi mo siya makakausap, sobrang mahiyain. Pero nung nakita ko siya 2016 sa Facebook, sabi ko, ibang-iba na. As in, ibang-iba na siya. Tapos, nagka-travel na lang siya, ay alam ko wala na siyang work. So ako na yung nag-approach sa kanya. Sabi ko kasi, 2013 kami nag-meet nito. Parang walang kami ng work. Pero nung nakita ko siya 2016, iba na. So yun, in-approach ko na siya. Kasi bakit? Di ba nagbago? So bakit, bakit mo pa, bakit ka pa magdududa? Eh kung buhay na nga nabago, eh bakit yung buhay mo, di ba? Pwede rin mabago. So yun, in-approach ko si Prof. Russell. Minessage ko talaga siya. Sabi ko, gusto ko mag-business. Ano ba yung ginagawa ko? Ituro mo sa akin. So yun, pinresenta niya ako, tapos nakipagkita siya sa akin. Good news kasi, nung pinresenta na ako, 8 p.m. ng gabi, kinabukasan nag-join ako 3 accounts. Wow! Nabalag ko ako kaagad. Sabi ko, yung business, ginudge ko kaagad siya way back 2013. Hindi ako naniwala. So nung narinig ko yung business, ang ganda pala. Kaya nabaliw ako kaagad, kinabukasan ko, wala po akong hawak na budget, pero ginawan ko po ng paraan. Sinanda ko yung ATM ko ng 25,000 kasi nung time na yun, 7,980 pa. So naganap talaga ako ng masasandaan ko. Sabi ko nga, sasanda ko ngayon yung ATM ko para lang sa Pasko, bagong taon, birthday. Ba't hindi ko siya isanda sa business, di ba? So yun, sinanda ko siya, 25,000 yata yun. Tapos yun. Ginawa ko yung business. Actually, yung first year ko na part-time, hindi ko talaga siya pasineryoso kasi hindi pa nag-sink in sa utak ko yung business. Diba? Tapos, yun lang, hindi lang din ako. Chinagalang din ako na apply ko na paati rin ng trainings. Lagi niya akong inaaya kumatid ng trainings kahit na minsan hindi ako sumasama. Pero dumating sa time na, kasi nung time na yun, pangarap kong ma-regular dun sa company na pinagkatrabahuan ko. So yun, hindi maganda yung nangyari kasi nagkaroon ng paghina sa company. So natanggal po ako, na-endo ako. Tapos nung na-endo ako, wala ba akong balak mag-full time. Pero dahil sa guidance din ng upline ko na si Prof. Trump, na sinabi niya sa akin na kaya mo yan, na try mo mag-full time. Binigyan niya ako ng programa. So yun, yung programa binigay niya sa akin na nakinig ako, sinunod ko po yung programa. Kaya kung kayo, binibigyan kayo ng programa ng mga upline po ninyo, magpasalamat kayo kasi yun po yung magdadala sa inyo sa success. Yes! Sa mga pangarap ninyo. Yes! So yun, binigyan ako yung program ng programa ng mga gagawin ko. So sinunod ko po siya. Nag-full time ako 2017, October. Siyempre, yung mga first months, andun talaga yung nagtatalib ka pa. Di ba? Yung nag-aano ka pa, nag-build ka pa ng nagtatanim ka pa para may harvest ka next month. So yun, nandun pa ako sa stage ngayon. Tapos, good news kasi dumating yung tinatawag na Easy Market. Yun po yung sinasabi nila kanina, nila Prof. Karen, ayan. So, nag-harvest, isa din po ako sa natuto at nag-harvest talaga sa Easy Market. Talagang maganda po yung Easy Market kasi ang laki talaga ng kitaan doon. Tapos, ang nangyari, dahil siyempre, bago, di ba sa company naman, kumikita tayo, 15,000 sa isang buwan, as 7,000 quincenas, malaki na, di ba? So, doon ko naranasan yung kumita ko ng 50,000 ng isang buwan. Masaya, di ba? Pero, dahil siguro, hindi pa ready yung emotion ko, yung attitude ko, dumating po sa time na kumarga sa utak ko yung maliit pa na income, di ba? Nalakihan na ako pero kumarga na siya sa utak ko. So yun po yung iiwasan natin. Kumarga siya sa akin, parang ang galing ko, ganun. Inamin ko siya, parang ganun, ang galing ko. Pero
yan, hanggang sa naranasan ko, nararamdaman ko na sa sarili ko na dapat pala, mali na pala yung ginagawa ko. Hindi na pala ako naka-align dun sa mga training na ginagawa na hindi siya pumapasok sa akin. Then yun, nagpa-coach ako, nagpa-attune ulit ako. Yan, may mga thankful ako kasi nandiyan yung mga apply na nagpa-personal coaching. May mga specialist si Prof. Lincoln, meron siya mga student na may Asgardian, may Knights, may Warriors. Yun, napasama po ako doon sa mga student ni Prof. Lincoln. Kaya dahil po sa mga meetings ni Prof. Lincoln, mga trainings niya po sa amin, unti-unti po nakilala ko yung sarili ko, na-i-attune po ulit ako. So yun, bumalik, umataw, tapos binantayan ko yung sarili ko, sabi ko dapat hindi na tumaulit sa akin. And continuous, ang natutunan ko po doon, lumaki o lumiit po yung income po natin, huwag po natin ikakarga sa utak, tapos lagi po tayo magpapa-attune, lagi po tayo magpapagay, lagi po tatanong sa mga apply. Okay? Yung kung kinikita natin ngayon, hindi pa po iyan. Maliit pa yan. Wala pa yan. Kasi di ba, kung ang idol mo si Mentor Saro, wala ka pa sa 1%. Sobrang ano pa lang niya yan. Siguro baka pang gas pa lang niya. Kaya dapat umataw ka pa. Dapat galingan mo pa, sipagan mo pa, magpuyat ka pa. So yun, in-attune ko yung sarili ko. Talagang in-absorb ko yung mga training. Pinakinggan kong mabuti. Good news kasi yun, unti-unti, nakabawi naman po ako. Tapos, yung laging sinasabi din sa mga training, especially ng mga apply natin, ni Prof. Lincoln, ni Prof. Trapp, sinasabi din sa akin ni Prof. Russell na bago ka mangarap ng malaking grupo, dapat nagsisimula sa sarili mo yung leadership. Kasi kung ikaw wala kang leadership example, pag sin sa chatroom, hindi mo magawa. Pag reply sa mga apply mo, pag sinachat ka, ina-update ka, hindi mo magawa. So huwag ka talaga mag-expect ng grupo. Huwag mo siyang i-expect. Huwag mo siyang hangarit kasi hindi siya ibibigay sa'yo. Diba? Kasi yung pangalang basic, hindi mo siya magawa. Kasi leadership po yun. Yun hindi lagi sinasabi ni Prof. Lincoln. Yung leadership mo, bantayan mo. Kasi kung nag-aim ka ng grupo, dapat may leadership ka. Tapos yun, sabi nga, kung ikaw mismo wala kang leadership, hindi ka magkakaroon ng grupo. So, yun, sinunod ko yung sinasabi nila, especially ni Prof. Lincoln, sa mga ganun. Unti-unti, at yun, nagkaroon ako ng isang leader na, yun, agay lang pala. Wala na siya dito. Lumabas na, umuwi na. Yun, nagkaroon ako ng offline, tapos tinrain ko po yung sarili ko kasi nung nagkaroon ako ng offline, parang 1 year na akong full-time, pero hindi ko pa kaya mag-OPP ng ako lang. Pag may client yung leader ko, tinatawag ko pa yung mga upline ko. Nagpapasupport pa din ako. So, doon ko nakita na sabi ko, paano lalaki yung grupo ko kung OPP pa lang hindi ko kayang gawin. So, yun, tinapangan ko, nung nagpasupport sa akin yung leader ko, tinapangan ko lang po. Sabi ko, kaya ko to. Ginawa ko siya. Nag-OPP ako kahit na nanginginig pa ako, hindi ko pa kaya. Kasi nga, onliner kasi ako. Hindi, wala ko masyado experience sa offline, lalo ako yung mag-present kasi nga, nung part-timer ako, nakasupport sa akin yung mga upline ko. Tapos, yun, ginawa ko siya dun sa, nung nagpasupport sa akin yung leader ko, tinapangan ko, sabi ko, kaya ko to i-OPP kasi gusto ko ng grupo. Yun, nag-OPP ako, ginawa ko siya kahit na nanginginig pa talaga ako doon. So, good news, kasi napapayit naman namin yung client niya, kaya tuwang-tuwa ako, sabi ko, kaya ko pala. Tapos doon, kinuntinyo ko siya, tapos dinayon ko talaga, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko tayo ato kasi gusto ko ng grupo. So, dinayon ko siya, nag-support ako, nag-meeting ko sila kahit na wala pa akong masyadong alam. So, yung mga tinuturo sa akin, yun lang din yung tinuturo ko kasi doon ako natuto eh. Kaya yun lang din yung ituturo ko sa kanila. Yun, doon nagsimula hanggang sa lumaki. Tapos, yun, nagpapasalamat ako sa grupo ko kasi dahil sa kanila, kaya may lalabas ko na po yung first branding mong parang kumpuha. Kaya, yun, in-invite ko po kayo, sana i-support nyo. Yes! Bukas po sa Toyota Kalampa. Yes! Yun, yung first brand yung cargo po, para po yun sa team. Kasi sabi ko nga, isa pa po to, kung hindi niyo po alam or alam niyo po ba, may
may partner po ako na kasama dito sa business. Yeah! Pero, yung partner ko po kasi is cross-line ko. Oh. So, yung partner ko po, meron na siyang sariling sasakyan last year in the release. Ang nangyari po nung nire-release ng sasakyan niya, feeling ko, sasakyan ko din siya. So, nung one year na siyang may sasakyan, so parang feeling ko, ay okay lang na hindi ako maglabas kasi may sasakyan naman kami. Tapos, nung lumaki yung grupo ko, siyempre, hindi naman pwedeng kami lagi yung gagamit. Diba, siyempre, may grupo din yung partner ko. Sabi ko, paano ako magsaserve sa team ko kung ako nakikisakay nga lang? Diba? Tapos, yun nga, sabi ko, doon ko na-realize na yung sasakyan niya, hindi ko pala siya sasakyan. Hindi pala yung akin. So, doon ko na-realize na kailangan ko din ng sarili kong sasakyan para sa team ko. Kasi hindi naman pwedeng palagi kaming nakikisakay. Diba? Yes. So doon, sa mga meron po ditong partner, kung yung partner niyo po hindi po ginagawa yung business, maganda po, encourage niyo po silang gawin yung business para pareho po kayo kumakataw. Yes! Tapos, yung mga meron po partner naman, tips ko lang din po sa inyo sa production, dapat po, pareho kayo kumakataw, hindi po pwedeng yung isa lang. Hindi pwedeng dahil malakas siya, aasa ka na sa kanya. Hindi pwedeng may sasakyan siya, hindi ka na rin maglalabas kasi may sasakyan naman yung partner mo. Di ba? Kasi kung nag-iim ka ng grupo, dapat pareho kayo ng resulta. Kasi dapat naglabas siya, meron ka din kasi may team siya, may team ka din naman eh. Hindi naman yung team niya, team mo eh, di ba? Lalo na kung cross-line. Tapos yun, sa mga, pag kami dalawa, pag nagpo-production kami, hindi kami magkasama, minsan nandun siya sa sala ako, nasa kwarto, or nasa kwarto siya, nasa sala ako. Pagkaiba kami ng market kasi OFW ako, AZ Market. Hindi kami yung, huwag niyong isipin yung wala ng time, yung ganda mo yung mga drama. Wala ka ng time sa akin kasi lagi kang may meeting, gano'n. Dapat hindi gano'n. Dapat yung mga partners po din yun, sinusupport din yun sila sa ginagawa nila. Yes! Dapat, pag may meeting, kahit 2 days pa yung meeting, yung training, huwag niyong hanapin, hayaan nila kasi kasama lang naman niya yung grupo niya. Yes! Hayaan niyo sila muna magkaroon sila ng kalayaan na makapag-market kasi mabigat po sa isang tao na alam nila yung partner nila na palagi silang inaaway or palagi hinahanap, mga ganun. Hayaan niyo lang po kasi hindi naman yan gagawa ng hindi kagubuti ninyo pareho. Yes! So yun, support niyo yung nag-isa, tulungan kayo dalawa sa tulungan kayo sa production ninyo kasi once naman na nagkaroon kayo pareho ng resulta, kayong dalawa din yung magbe-benefit. Yes! So yun, tapos yun nga, sabi ko, na-realize ko after 1 year na may sasakyan kami, pwede naman ako makisakay, pero bakit ako naglabas ng sarili kong sasakyan? Kasi nga, gusto ko magkaroon ng sarili kong grupo. Gusto kong makapag-serve sa grupo ko kasi hindi naman pwedeng ako nakasasakyan. Ako hindi magko-commute, hindi ako mauulanan. Tapos yung mga leaders ko nauulanan, di ba? So, kaya sabi ko, maglalabas ako ng sasakyan para sa team ko. Yes! Kasi yung isang pa sa deepest way ko, dati, nung nagsisimula ako, deepest way ko lang, family ko. Sabi ko, gusto kong gawin to para sa family ko, sa sarili ko. Pero nung nagka-grupo ako, doon ko nasisip na yung deepest way ko, isa din doon yung grupo ko. Kasi yes! Kasi hindi naniwala sa akin. Yes! Sila yung naniwala sa akin na kaya ko to, na kaya natin baguhin yung buhay natin. So dapat maibigay ko sa kanila yung sinabi kong yun, nung ina-OPP ko sila. So dapat maibigay ko sa kanila yung kung ano yung mga sinabi ko na magbabagong buhay mo dito ka magkakaroon ng resulta. So yun yung isa sa mga deepest way ko. Sinama ko siya sa deepest way ko. Dapat kung ano yung magiging resulta ko, yun din yung magiging resulta ng grupo ko. Yes! Tapos, yun po. Kaya, yun nga, bukas, lalabas ko na yung first brand. Yes! Yes! Thank you po sa Omas Cards. Napaka-serte ko kasi, napaka-serte natin lahat kasi dito po tayo napunta sa team na to. Sobrang supportive. At saka yung brotherhood, di ba? Talagang dito mo ma-experience yung brotherhood na talagang nagtutulungan. Yes! Tapos yun, thank you Prof. Lincoln, thank you po Prof. Trump, Prof. Russell, at sa grupo ko, thank you po sa inyong lahat. At
Yun, then thank you sa partner ko. Ngayon, ginagawa ko na siya kasi yun nga sa mga leader at laki na rin ng grupo ko sa OFW. Tapos ngayon ko na kaya ko din palang mag-OFW. Yun, gawin po natin siya. Huwag po tayong matakot. Subukan natin. Tsaka OFW, kaya-kaya i-duplicate yan. Sabi yes. ko natin, nung ASA market, okay na ako dito kasi ang laki nang minikita ako dito. Pero na-experience ko ilang buwan na hindi ako na-duplicate doon. Pero ngayon, nung nagkaroon ako ng offline tsaka OFW, ngayon ko na experience yung na-duplicate ako. So, ang lesson po doon, tsagayin din po natin yung OFW, yung mga kapwa natin Pilipino, kasi dito tayo mas mabilis na ma-duplicate. Yes! At saka po, mas masarap po yung na-duplicate ka, kasi kahit anong papayin mo sa online, malaki nga yung kinikita mo, pero hindi ka na-duplicate. Next, ngayon, kumita ka. Tapos next month, nagkaroon ka ng travel, 1 week ka na wala, 1 week ka walang income kasi hindi ka na-duplicate, di ba? So, i-duplicate mo yung sarili mo sa mga downlines mo. Lahat ng knowledge, i-share mo sa kanila, lahat ng nalalaman mo. Huwag ka magdamot sa mga downlines mo kasi yung knowledge na meron ka, dapat meron din sila. Huwag mong isipin na dapat mas magaling ka sa kanila. Kasi ang goal mo, dapat kung ano yung alam mo, kung ano yung galing mo, maipasa mo sa kanila. Okay? Tapos, tapos yung tips ko din dun sa mga nag-ESA market, kasi ako na-experience ko yung downline ko, yung leader ko dun sa hindi siya payagan magpadala sa MoneyGram. So, na ako nun ng time na yun, parang ano bang gagawin ko dito, ganyan, na ipapaisip na ako. Sa MoneyGram lang talaga yung way para makapagpadala siya. Ewan ko, hindi ko lupat ko naisip. Ang ginawa ko po, nag-chat ako sa MoneyGram, sa Messenger. Sinerge ko yung MoneyGram. Tapos nag-report ako, sabi ko, bakit yung MoneyGram ninyo ayaw payagan yung leader ko magpadala sa ganitong lugar? Tapos nag-reply. Nagulat ako, nag-reply siya. Tapos sabi niya, pinalim niya yung area. Tapos binigay ko ngayon yung address na binigay sa akin yung leader ko. Tapos sabi ng MoneyGram, pinakuha yung number ng mismong area. Pinakuha ko dun sa leader ko, tapos yung leader ko umuwi na, tapos kinabukasan bumalik siya, pinayagan na daw siya ng MoneyGram. Kasi yung MoneyGram pala na area na yun, tinawagan ng customer service ng MoneyGram. Tinawagan nila, tapos sinabihan nila na bakit hindi kayo papadala, hindi kayo papayag magpadala, ganyan-ganyan. Tapos in-arrange nila hanggang sa napayagan na magpadala yung leader ko dun sa lugar na yun. Tapos yun, nakakapagpadala na siya dahil dun sa pinonserve ko sa customer service. Pwede po pala yun. Kaya kayo, kung meron po kayong mga pay-in na nasa-challenge po magpadala sa mga bansa, try nyo po yung ganun. I-search nyo yung banko, customer service ng Western, ng MoneyGram, kasi pwede pala silang kausapin directly. Tapos i-report nyo yung lugar ngayon. Yun yes. Lang po. Tapos yun lang po, yung huling message ko po, since tapos na rin naman na po ako, ihataw po natin yung business kasi marami pong naka-assess sa atin, marami pong umaassess sa atin na sa family, at kung wala pang successful sa inyo, di ba, gawin mo lahat para ikaw yung unang tao maging successful sa inyo. Yes! Ikaw yung magparana sa family mo ng magandang buhay. Yes! Tapos yun nga, sa mga my partners, just be supportive. Okay. Yes! Support nyo lang po. Wala nang, huwag kayo masyadong mag-isip. Mahal kayo niya. Yan lang po. Thank you po. Yan lang.